The Philippine Updates, news and information that matters from the Philippines to the world. The Philippine Updates, news and information that matters from the Philippines to the world. So yan yung agad na pagtulong ng ating city government of Calamba na inayudahan agad ni Sir Jeff Rodriguez ng pagkaya ng ating mga OFW na na-stranded dito sa Barangay Turbina sa lungsod ng Calamba. So agad niya na binisita yung katatayuan ng ating mga OFW. Actually, uwi pa sila ng vehicle sa kanilang lalawigan sa Region 5 sa vehicle sa Lagay pa sa Sumayka. So yan, sila po yung mga OFW na agad po inayudahan ng ating city government na sa ganun po ay makita o mabigyan agad na natulong, kasi ang ating mga OFW nasabi na mga bayani ng ating bansa, pero sa ngayon sa sitwasyon makita o marandaman ang ating mga kababayan na sila ay talagang bayani na mga OFW, sapagkat yung pagdating nila dito ay wala nga silang magandang kalalagyan. Baliktad sa sinasabi ng AWA na napakaganda, pero ito ngayon yung sitwasyon nila, wala pa silang tulog na kagabi magdamag dahil nga sila ay narito lang sa isang saradong terminal ng bus dito sa Barangay Turbina. Sa time na talagang kailangan namin, kasi kumbaga kami asymptomatic naman kami, di ba? So kung okay, kung sabihin na kailangan namin quarantine bago kami, yung explain man lang sa amin. So kayo, dapat ang... malinaw po na kayo ay miyembro ng OWA. Ako, lahat po kayo ay miyembro. Kasi ipaparating natin sa OWA kung yung mga nangyari. Sana nga po, kasi... Bali, ilan po kayong pinauwi galing yung sa isang bus na pinakasin? Sa bus, mga ilang ba yun? Madami, kasi yung iba, malapit lang dito ang ang babae mo nila. At kayo, Bicol? Sa kami nga ba ito? Yun din ang mali ko, kasi pagdating ng NAIA, hindi ko rin sinabi na gano'n yung situation. Pero may mga documents kasi, ay, yung ibang friend ko din nasa Dubai, no? Pag ilipat sila ng ibang city, magpapatest, di ba? Opo. Meron kayong gano'n? Na ano? Yung documents na yung pinapalitan na... Wala ko. Wala ko sa amin. Sabi yung kumuha kung ano gagawin namin. Hindi kayo tines na pagbaba? Sa UAE, isa pa, sa Dubai? Sa Dubai, Dubai. Wala namang ano doon, pag intercity ba? Wala namang injection na gano'n, kasi Dubai po kami, airport namin, Abu Dhabi. Wala naman, tuloy-tuloy lang. Oo, isang flight. So nagkakilala na lang kayo? Kami po, pag-isa ko. Tapos isa, kayo na rin po kami nagkakilala. Bakit po kayo pinauwi ng Pilipinas? Ako po kasi na ano po, parang ang tinanong ko kasi sa amin, una, paid leave. Ang sunod, maubos yung paid leave, unpaid leave na sunod, indefinite na. So parang ang ano sa amin, kung kailan ka babalik. Pero parang ganun na rin, parang natanggal na rin ako sa trabaho. Parang ganun. Kasi sabi kong makakahanap ako ng ibang trabaho, ganun, sa travel agency. So, yun. Siya naman. Ako naman po, tourist visa. Nabutan ko yung ganito po, sa COVID, close na lahat ng mga bar na restaurant po. So, kaya umuwi na lang po kami. Wala na po kami. Kasi wala na rin, hindi na nakakapagpasama ko rin. Eh, under po siya, nagbibigay siya, ako ang nagbisa sa kanya. So, wala na rin po yung akin kami pa mag-extrate. Pero ang documents niya, walang problema. Ay, wala. Kasi siya, expired. Ay, hindi. Kasi kare-renew ko lang ng February.
Sino, sir? Ako po naman sa, ano, sa logistics, shipping lines, sa sales. Ngayon po, ang Dubai dahil sa ganitong situation, ang businesses talagang down na. Tapos, ang company namin, muna na magsipag-uwi kami. Pero regarding naman sa mga visa namin, under 2022 po, kapwa-po. Ako naman po, resign naman ako. Nag-resign. Ano po yung trabaho? Sa sales naman sa Abu Dhabi. At Abu Dhabi. Tapos anong bakit pinano ng OWA na hanggang dito lang kayo? Taga-Bicol lahat kayo? Kasi lahat po ng uwi namin, talagang ano eh, parang biglaan eh. Parang kasi yung sa flight nga na ano yung na-lockdown ko sa Pinas, iba, so lahat ko ng flight suspended. So nung nagkaroon ng special flight ko, tinake na namin opportunity. So kasi talagang madalian yung flight namin. Confident namin kami umuwi kasi sa napapanood namin habang nasa UAE kami na pagdating namin dito, may hotel kami. Meron kami yung maayos yung ano namin, ganyan. May sabi pa sa DOTR na nung in-interview, merong transportation na ipoprovide. Pagdating namin doon, sa after ng immigration, di yun na pinalista na lang yung mga details namin, yung pangalan, yung sa number, sa NAIA, sa Terminal 1. So, inilista yung pangalan namin, yung contact number, yung destination. Nakita naman nila na destination, ganyan. Tapos after nang sabi, pumunta kami na sa gilid. Tapos hiniwalay na yung papuntang yung northbound at southbound. Kami yung south na southbound. In-infer naman kami na hanggang dito lang. Pero syempre, nandun na kami unexpected eh. Kumbaga may transport na hanggang dito. So, nag-usap-usap na lang kami na, sige, pag ganun, baka pag nandito, meron naman kami nga abutan o baka may mga transport naman o baka yung mag-hotel na tayo. Kinabukasan natin yung design. Kasi yung in-arrange siya na yung transport, umalis doon, ano oras na yon? Alas 6 na, di ba? Dumating kami alas 7 dito. Kasi pagdating namin, blanco talaga. Walang kalaman-laman dito. Wala man ng nakasi sa amin. Parang unang-una, ang in-expect sana namin, yung may proper man lang bang introduction o welcome sa amin. Kasi yung nakikita namin sa Kuwait, may mga nerepat na taga-Kuwait. May special na ano sila eh, parang welcome sila. Tayo po ay gagawa ng paraan para makontak yung kanilang municipality para po magkaroon ng contact sa kanilang local disaster risk reduction management office, no? Para nang sa gayon ho, eh, ma-inform sila na mayroon po silang mga kababayan na na-stranded dito sa lugar na to. Pero for the meantime, ang gagawin po ng ating city government ay ma-provide po sila ng kanilang mga basic needs. Tulad dito, mayroon naman po silang CR. Yun ho, kung aabutin pa sila ng gabi, baka ho makapagpadala kami ng folding beds man lang po or tents na pwede po natin i-set up dito para makapahinga naman ho yung ano yun ang isang buntis po natin. Okay, so magpapadala ako ng isang ano dito, ng isang temporary shelter po nila para makapahinga naman po yung ating isang buntis na kasama. So ipoprovide din po natin yung kanilang pagkain, ano, para alam nyo naman, wala akong hindi sila pwedeng kumalis dito. At dahil nga yung kanilang lugar na pinagmulan ay isa po din sa mga affected ng virus na COVID-19. So hindi naman natin pwedeng iris yung ating mamamayan dahil sabi ko nga, hindi po natin alam ang estado ng mga to ay nakailangan silang sumailalim sa 14-day quarantine period. Na sana po, sana yan ho ay maging, di ba? Maging responsibilidad ng ating national government. Nag-aano sila ng lockdown pero eto po malaya, iiwan ng tao na ganito po ang klase ng ganito po ang klaseng sitwasyon. Na alam nyo po na dati internationally acquired itong virus na to, ngayon locally transmitted na. Tapos but then again eto po yung nangyayari sa kanila. Anong klaseng serbisyo po ang ginagawa ng OWA? Na sila rin po mismo pagdating sa airport ay wala man lang ang pong orientation kung ano ho ang mangyayari sa kanila. Basta ang sinabi, may sinabing libreng transportasyon. Pero hindi po binanggit kung hanggang saan yung transportasyon na binanggit niyan. So hindi nila alam na idadrop lang sila dito. Biruin niyo po, almost 11 hours o 9 to 10 hours ang biyahe from Calamba to Bicol region. May buntis pa. Maawa naman ho kayo sa atin hong ano, asan ho ang ating interagency task force?
Asan ho ang maayos na komunikasyon? Di ba? So wag ho sana mabigla ang ating city government, no, dahil kahit papaano ay may responsibilidad po tayong dapat igawin dito sa mga taong to. But we can do this much, no? So we will provide temporary shelter po dito po sa kanilang inatitigilan. Meron naman pong CR. I will provide folding beds para ho maka ano. So magpadala ho ko ng electric fan para makapahinga po yung ating buntis na OFW. So yun lamang po siguro, yun po ang aming magagawa sa ngayon. So maraming salamat po. The Philippine Updates, a news and information that matters from the Philippines to the world. The Philippine Updates, a news and information that matters from the Philippines to the world.